Kaya i-respect niyo po lahat ng mga online seller dito sa atin, especially dun sa mga tinitinda nila is mga pagkain, kasi sobrang effort yan, mga sadik. Talagang umaga gigising yan para bumili ng mga sangkap. Oh no! What's up mga sadik, Tom TV is in the house again. At ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin kung madali lang bang maging online seller ngayong panahon ng pandemic. Pero bago yan, kung hindi pa kita subscriber, huwag mo kalimutang i-hit ang subscribe button at idamay mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga vlogs. So huwag na natin patagalin, let's go! Rule number one, kailangan mong gumising ng maaga. Alam niyo bakit? Lalo-lalo na kung ang business mo ay pagkain, kailangan mong gumising ng maaga dahil ikaw yung bibili ng mga ingredients at mga sangkap nung lulutuin mo. Base po kasi sa experience namin, almost 1.5 months na kami nag-online selling, at ang tinitinda po namin is etong fish Shanghai at saka etong chicken cordon bleu. So kailangan mong gumising na maaga para makapili ka ng mga fresh na mga isda at fresh na mga chicken. Siyempre para makipagtawaran ka rin at hindi masyadong crowded yung pupuntahan mo, lalo na ngayong pandemic. So parang ganito. Ito yung mga ano natin. Napon tayo na ito. Tsaka bawang. Tsaka pa sila mag-ano. Kasi bago sa ito. Yung maganda. Huwag nyo. Sama-samahin mo. Bumuo ka ng isang... Silang tanda na po lahat. Yung discount po kasi. May discount ka. Paano? Siyempre iba yung presyo nung... Iba yung presyo nung... Teka na, pag-usap eh. Ibababa niya ito, hindi nung nangyayon. So ito yung daan papuntang Highlander. Sana wala masyadong tao. Yun. Okay yun. Yun, all good, all good. Pili tayo rito. Oh! Hindi nyo rin baka. Ano ba? Shoutout pala kay Yang sa aking beshi na siya talaga yung mga bumibili ng mga fresh na isda dun sa kamag-anak niya, at nakakatipid kami. At shoutout din sa mga kamag-anak niya, maraming salamat. So ayan, nakita niyo naman pati pagbili ng mga lagayan, mga plastic, ayan. At muntik pa tayo mauli, diba, ng sundalo. Kaya ingat kayo, lagi kayong magmamask. So ayun, dun tayo sa rule number 2. Kung ikaw yung bumili ng mga ingredients at mga sangkap ng mga lulutuin nyo, syempre ikaw rin at kayo rin ang magluluto ng mga binili nyo. Diba? Ikaw rin magbabalot, ikaw ang magluluto lahat. Ikaw maghihiwa ng sibuyas, bawang, sili, lahat, celery. Parang ganito. Thank you.
So ayun, napakisilang yun, nagluluto lang. Nahiwa na namin kasi yun at talagang hinahalo na lang namin. Mahirap haluin siya, masakit sa kamay kasi marami. Almost 20 kilos yung hinahalo mo doon. So napakadami talaga. At yung pagbabalot, mas mahirap. At saka yung pagtanggal ng wrapper, isa-isa. Pero salamat dun sa mga pamangkin ko kasi sila talaga nagtatanggal ng wrapper. Kaya mas napapabilis yung paggawa namin ng Shanghai. Sa rule number 3 na tayo. Rule number 3. Kailangan kung kayo ang bumili ng mga sangkap, ng ingredients, kayo nagluto, syempre, kayo rin maghahatid dun sa customer na umorder sa inyo. Yung ipapakita ko sa inyo, ganong kalayo pinagdidelivera namin. Nakaabot kami ng Kaintan, ng Ortigas, ng Taytay. At ang init, dalawa kami naghatid siyang yung kabali ko. Sobrang init tsaka sobrang hirap, pero sulit naman kasi ang dami-daming umorder sa amin. Kaya sa mga umorder dyan, alam niyo na gagawin nyo, ha? Huwag niyo masyadong babaratin. So ayan, panoorin nito. At ngayong araw na ito ay motovlog na naman tayo at samahan nyo akong pumunta sa Kainta ngayon. Magkakainta tayo. Bale mangyayari, ang setup natin, antipolo to Kainta kasi andun lahat ng mga reseller natin ito. Tinitinda natin Shanghai. Yung Shanghai at saka Cordon Bleu chicken, Cordon Bleu. Hindi ito, mabigat to. 20 saka Shanghai. 20 yan, 20 lang yan. Oo. Bali. 20 pack saka isang hanggang yung sauce kasi na kanya. Kukain ko ng kay Chan Chan. Hello? Kaya na. So, bagay nun, libre lang tayo sa park. Update lang tayo, mga salit. Bali, nandito na tayong sa Kainta. At dinilibiran natin yung katrabaho ng kapatid ko dito sa Maygondila. Primark. Ito yung Primark ng Kainta. Grabe. Kismi, marimar. Grabe, layo. Update lang mga sadig. Dito tayo ngayon sa may Kainta. Sa Marik ba to? Layo, grabe. Update ko na lang kayo mamaya pag pa-uwi na tayo, okay? Dito niya yan, tikling. Circle na yan. At pupunta na tayo ngayon ng Antipolo. Grabe lang ang nilakad nila natin. Mga sayo, no? Antipolo, Teresa, Moro. Ayan! Sabi ko na! Ayun! Ako pa lang ba? Tignan nyo mga sadik, ako na nga nag-deliver ng pagkain, ako pa magbibigay. Kuya, painin mo yan ha. Parulan. So ayun na nga mga sadik, at kung napapansin nyo, diba, sobrang hirap maging isang online seller na katulad namin. Katulad nyo, kaya saludo ako sa lahat ng mga online seller dyan. Dahil nagbibigay sila ng double effort, kung napapansin nyo, sila pa nagluluto, bumibili, sila pa nagbabalot, sila pa naghahatid sa inyo. Kaya sana naman ay kahit kaunti ay huwag na kayong tumawad. Hindi, joke lang. Nasa pag-uusap naman yan. Kaya i-respect mo po lahat ng mga online seller dito sa atin, especially dun sa mga tinitinda nila is mga pagkain kasi sobrang effort yan mga sadik. Talagang umaga gigising yan para bumili ng mga sangkap. So ayun, maraming salamat sa lahat ng mga nanood ng videos na ito at huwag nyo kalimutang mag-comment down below kasi binabasa ko yan at sa lahat ng mga nagpapa-shoutout ay isa-shoutout natin yan mga sadik. So yun nga, tandaan nyo, ngayong panahon ng pandemic, walang rason para hindi ka kumita. Andiyan yung online, andiyan yung mga kaibigan nyo, kahit bahay nyo, kapatid nyo, lahat. Pwede kayo magtinda. Kahit papano, kahit konting tubo, panalong-panalong yan, basta't pagsisikapan nyo. So ayun na, hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa lahat ng nanood at maraming salamat din sa lahat ng sumusuporta. Hanggang sa susunod na vlog, peace! Damn!
Yeah.